Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ipinakikilala ng ating buong Hesus Nazareno na siya ay sinugo ng Ama upang matupad ang kalooban ng Ama. Naway sa ating pagtanggap ng ating buong Hesus Nazareno bilang bahagi ng ating buhay, makilala natin ang ating sarili bilang mga sinugo. Hindi lamang upang magawa, matupad sa buhay na ito ang ating mga gusto, subalit gawin ang lahat bilang pagtanaw ng isang hindi mapapantayang utang na loob na bunga ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsilbi rin sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami likhain ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos na sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay noong sila ay binyagan ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamplia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroong kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya tumayo si Pablo
at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tumutugon ba tayo sa pagsusugo sa atin ng Panginoon? Sa ating pong patuloy na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, tayo'y binabalik sa mga mahalagang sandali ng ating pong Hesus Nazareno upang maunawaan natin sila ng higit. At maunawaan din natin ang ating pananampalataya. At sa pagbasa po ngayon, binalikan natin ay iyong pakikipag-usap ng ating mahal na poon. Matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa. No? Naalala po ninyo, nagsimba kayo noong Huwebes Santo, ito yung ating isinagawa. Ito rin yung ating pinagnilayan bilang isang gawain ng pagsisilbi, isang tanda ng pagsisilbi. At sa ating mabuting balita, no, sinasabi niya na siya ay pinadala ng Ama upang pagsilbihan ang minamahal niyang sangkatauhan. No, ibig sabihin, para sa atin, nagkatawang tao ang ating pong Hesus Nazareno para sa atin. Nakaisa sa ating pagiging tao, nakiramay sa lahat ng ating pinagdaraanan. Inialay ang buhay sa kamatayan nang tayo ay magkaroon ng buhay lampas pa sa kamatayan. Hindi man natin ginusto o hindi pa tayo naging malay na ito ay kung tutuusin, nais natin. Pero ito'y agad nang ibinigay at ipinagkaloob sa atin ng walang pagdadamot. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Sa katotohanan, ikay tinuturing ng Diyos na kanyang anak at minamahal na sa sinapupunan pa lang ay totoo na naririyan ang kaligtasan. Naririyan ang biyaya. No, minsan tayo pa nga ang paulit-ulit na nagkakamali. Tayo pa ang lumalayo sa kanya. Pero hinahabol pa rin niya tayo. Hinihila pa rin niya tayo pabalik. Wala pong hinihinging kahit ano ang Diyos.
noon pa man, naunang siya na ang nagkaloob. At kung meron man siyang hihingin sa lahat ng ito, ay ipakita iyong ganong uri ng kabutihan, ipakita yung ganong uri ng malasakit, yung ganong uri ng kanyang katarungan sa kapwa. Na yung utang na loob natin, hindi natin ibabalik sa kanya. Ipapasa natin ang siyang natanggap natin. Ibabahagi natin ang siyang nakukuha natin sa kanya. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin ang pagpupursige ni San Pablo upang maipalaganap ang mabuting balita sa iba't ibang dulo ng mundo. Hindi ba't siya ang nakakita? No? Sa totoo lang, nabulag siya eh. At nagising siya sa kanyang kamalayan. Bakit niya pinaparusaan ng mga Kristiyano? Sinabihan siya ng ating pong Jesus Nazareno. Bakit mo inuusig? Bakit mo ako pinarurusahan? Subalit nung tinanggap niya ang Kristiyanong pananampalataya, ipinalaganap niya ito sa iba't ibang dulo ng mundo. At gayon din ang hinihingi sa atin. Paglabas natin ng simbahang ito, nandiyan ang tunay na pananampalataya. At sa ating mga gawa at sa ating mga kilos, nakikita kung ano ang mahalaga sa atin. Nakikita kung ano ba talaga ang sinasampalatayanan natin. Kaya't ang nananatiling tanong, ang mga salita ba natin nilalarawan ng kabutihan ng Diyos? Ang pagkilos ba natin sa kung sino mang makasama natin sa trabaho, sa pamilya, sa ating biyahe, sa ating mga pinagkakaabalahan? Na pararamdam ba natin ang kabutihan at malasakit ng Diyos sa kanila? O baka dumadagdag lang tayo na lumayo ang iba sa Kanya? Dahil pakikita natin, nagsisimba nga tayo para namang hindi nagsisimba ang ugali. Tayo ay sinugo. Kapareho ng pagsugo ng Ama sa ating mahal na Poon. At ang ating mahal na Poon ang nagpapadala sa atin na sana'y ipakita natin kung sino siya at maging saksi tayo ng kanyang kabutihan sa iba't ibang uri ng tao. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ang pananampalatayang pinalalakas natin sa pagdiriwang ng mga sakramento, ng mga debosyon, ng ating mga sariling dasal ay nagiging totoo at napalalakas pa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano magiging buhay ang aking pananampalatayang Kristiyano? Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo ng may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama. Taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman
naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ay naipakikita, nagiging saksi sa tunay na pananampalataya sa kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan."
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service ngayong May 4, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, na kapag tayo'y nasa loob at nasa paligid ng simbahan, ay dapat po ay nakasuot po tayo ng face mask, no? Siguraduhin natatakpan ang inyong ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Ikalawa, nasa gitna pa rin po tayo ng tag-init. Kaya sana po ay lalong-lalo na kapag kayo pupunta dito sa simbahan ng Quiapo tuwing Biyernes at Linggo, magdala ng tubig, magdala ng pamaypay, yung mga kailangan ninyong gamot, no? Bagamat handa naman po tayo sa emergency response kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, eh mas mabuti po na tayo ligtas na ano, na alam na natin kung ano yung pangangailangan natin nang hindi na tayo humantong pa na tayo'y ma-ospital o tayo'y mapunta sa clinic o sa response center. No? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati